So welcome sa ating bagong Laravel series with Livewire. So ito ngayon mga ka-IT ang gagawin natin. So meron tayong title, meron tayong description, and then once na nag-submit tayo ng data from our form, mag-automatic mag-reflect siya dito. Okay. So let's try na maglagay tayo ng data. O subukan muna natin i-clear muna yung lahat na meron dyan. So PHP, artisan, migrate, and then refresh. Balik tayo dun sa ating browser. Refresh. So wala muna siyang data. So let's try. So test from Livewire. Okay. So submit natin. Ang makikita natin dyan is automatic nag-update siya. Okay. So yun yung scenario na automatic siyang nag-create ng list dito once na nag-submit without refreshing the page. So, ayun. Pero bago ko simulan ng ating video mga ka-IT, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para updated kayo sa mga bagong upload katulad ng mga ganitong contents. Ayun, so simulan na natin ang tupada. Tara na! Open tayo ng ating terminal. At i-require natin yung Laravel para sa ating Livewire, no? So, yan. Bukas tayo ng ating browser. And, excuse me. Hold on. Ito ngayon yung Livewire. At ito yung gagamitin nating package para sa ating yung nakita nyo kanina na output. Okay, so ang gagawin natin is punta tayo dun sa docs. At ito yung isang maganda sa Livewire, no? Ito yung hindi na nakailangan ng JavaScript or anything. Kasi built-in na sa kanya yung JavaScript. So, pwede tayong gumawa ng isang single page application gamit yung ating Livewire. So, i-copy natin yung composer require and then punta tayo dun sa ating terminal. Medyo lakihan natin to para mas makita ng ayos. And wait lang. Ayan. So, medyo malaki na siya, no? Again, ulitin natin. So, punta tayo dun. So, CD and then Livewire. At i-require natin ngayon yung ito. This one. I-require natin yan. Balik tayo. And then, paste na lang natin. Composer, require, and then Livewire. So, ayan. Balik tayo dun sa ating browser. Ang kailangan natin dito is ito. And ito, ilalagay natin siya sa head, loob ng head, and dito yung sa body, sa pinakababa. So, i-open natin siya sa Visual Studio Code. So, basically, ang gagawin natin, punta tayo dun sa ating routes, yung resources, and then views, and welcome. Hindi na tayo magda-dive in dun sa mas malalim na implementation ng Laravel. At, okay, so gawin lang natin tong mas simple. Punta tayo ulit dun sa ating terminal, and then i-run natin is composer require Laravel / UI para magkaroon lang tayo ng UI. So, pwede nating PHP UI, tapos auth, and then let's say bootstrap. Oh, sorry. Double hyphen. Ayun. So, kailangan nating mag NPM para ma-deploy or npm install kasi wala pa tayo dito yung node modules kaya error natin yung npm.
So, kapag tapos na nating i-run yung npm, papasok dito o lalabas dito yung node modules. And napansin nyo, meron na tayong ganitong itsura. Ayan. So, sa welcome, wala pang nakalagay. Pero dito sa home, ayan. So, meron ng layouts app. And then, ito yun. Nagdagdag. Dahil dun sa authentication na ginawa natin. So, basically, yun lang. Siguro. Ayan. Hold on. Yun, tapos na siya. And nakikita natin na meron tayong node modules dito. I-run natin yung npm run dev. Kung meron na tayong, para lang ma-deploy yung ito. Itong app CSS. Kasi required niya yung bootstrap. Gawin natin to, i-copy natin ito. Ayan, paste natin. So basically, ang lalabas lang sa atin ay ito dapat. At ilagay siya ng name. Ayan, so balik tayo dun sa ating welcome, and then i-run natin yung i-run natin ito. So php artisan serve, and then punta tayo sa ating browser. Ayan. So, pangit siya, no? Wala pa siyang itsura. At ulitin natin yung rerun ng ating npm. Okay, isa pa. Npm run dev ulit. Pag nagkakaroon ng ganitong error ay run dev run ng run dev. Okay. So, tapos na siya. Ayan, napansin nyo, nagkaroon na siya ng successful message. Balik tayo din sa browser natin. Refresh, and then nakita natin yung itsura. So, meron tayong live wire. Hindi tayo papasok ngayon. Hindi na tayo papasok dun sa mismong login system. Kasi built-in na naman merong login and registration dito. Pero ang purpose natin is yung dito lang tayo sa live wire. Okay, so, yung pinakita ko kanina is yung gagawin natin. So, ngayon, gawa tayo ng isang punta tayo sa routes or punta tayo sa ating terminal muna ulit, and then pwede na nating ma-implement yung PHP. Wait, kasi na-require na natin yung live bar, so pwede natin gamitin yung PHP artisan. I-check natin yung ano, yung mga commands. So, kapag na-require na natin yung liveware, available na tong mga to. Ayan. So, meron dyang iba't ibang klaseng commands. O meron kayong configure hanggang dun sa stubs. So, balik tayo sa ating command ulit. Ayan. Clear muna natin. PHP artisan liveware. And then make. And ito ay gawin natin to do. Ngayon lang natin. So, balik ulit tayo dun sa ating code. Under ng app, and then HTTP, live wire, ito yung to do. Okay. So, dito naman sa baba, sa views natin, may makikita tayo dito na live wire, and then to do. Ito yung pinakang component ng live wire. Balik tayo dun sa browser. And then, sabi nga dyan, kailangan nating i-require ito. So, ikakopy natin siya. Punta tayo dun sa app, yung layouts, and then app. And then i-paste natin dito. Ayan, para yun sa live wire. Balik tayo dun sa ating browser, i-copy natin ito. Just copy and pasting. And then sa baba, i-copy natin ito. Kung mapansin nyo, pag na-refresh natin ito, and check natin yung source code, meron na siyang live wire style. And then, meron na din siyang live wire scripts. So, naka-include na siya at running na yung ating live wire. So, hanggat wala kayong nakikitang portion para dun sa live wire o hindi lumalabas, ibig sabihin hindi siya functional. And, balik tayo dun sa ating to-do. Okay? So, example lang natin to, no? Para mas madali natin maintindihan yung live wire. Actually, dito lang din ako nagbase, mga ka-IT.
Ito yung binasihan natin para sa live wire. And ginagamit ko itong live wire for about isang taon na siguro. Kasi later ko lang din siya na nalaman. Okay. So ito no. Hindi ko na siya explain masyado yung sa documentation. Magbabasa nila ako dun sa kung paano ako nagkakaroon ng approach dun sa isang specific code. So, balik tayo dun sa live wire under HTTP. And, kunyari, ganito yung gawin natin. Maglagay tayo ng public variable, let's say, to do. And, pwede natin lagyan dito, under render is to do. So, this, kasi syempre, yan ay naka-class. To do. Okay. So, balik tayo dun sa ating to do. Close muna natin itong mga to. Hindi natin to kailangan to do. Yun. And then dito, display natin yung to do. Pwede mo siyang tawagin ng diretsyong ganyan. Since naka-declare na siya dun, and then sa render, nalagyan natin siya ng title from to do. Automatically, di-display niya yung output dun. Or yung, yes, yung output. So, pansin nyo walang lumabas dahil... Walang lumabas. Check natin yung code. Ah, wala siyang error. So, bakit hindi siya lumalabas? To do. So, ayun. So, kailangan natin siyang ilagay as compact and then to do. Nope. Pasok natin yung variable na to do and then ipasa natin dun sa compact. And then, balik tayo sa browser. Refresh. Wala pa rin. Balik ulit tayo. And let's check kung mayroon talaga siyang pumapasok na data. Oh, ba't nga ba gagan ang ginawa ko? Well, ilagay natin to sa public and then mount. Ayan. So, kahit wala na to. Balik ulit. Ba't ayaw niya? Okay. So, ganito yung gagawin natin. ayan. So, pwede natin muna itong i-remove. So, let's try. So, again, punta natin yung code. Refresh. Walang lumalabas. Ang dahilan kung bakit walang lumalabas eh dahil hindi natin tinatawag yung to do. Diba? So, punta tayo dun sa welcome page natin. And then, dito sa loob ng ang maganda sigurong gawin natin, ito i-copy natin from this card. Ilagay natin dun sa live wire. Ayan. Dito natin siya i-paste. Kaya tanggalan na natin to kasi meron naman dun siyang div. Sa loob dito, ilagay natin to yun. And then, dito sa welcome, tawagin natin yung live wire. So, live wire. And then, yung name. Kasi, sinabi mong live wire, dito yun pupunta. So, to do. Ayan. So, ito actually is a class. Natatawagin niya yung specific na view na to do. Kung may nakalagay dyan na another folder, lagay mo dyan ay Laravel dot tapos yung folder name. Laravel, livewire dot. Example lang. Kunyari ito, sample directory. Lagay mo dito ay dot sample directory. Tapos nasa loob yung to do. Pero since hindi naman natin ginawa yan, huwag natin lagay. Example lang yan. Pwedeng ganun ang mangyari para maging organized lang yung code. So, ayun na. Dapat mag-display siya dito. So, balik tayo dun sa ating browser. Refresh. Ayan. Title from to do. Yan na yung nanggagaling dito. Okay. So, hindi natin nilagyan ng compact. Actually, pwede mo siyang gamitin ganito. Since, render siya, tapos nilagyan ng value yung to do, lalabas siya dun. So,
Ang pinakamagandang part na meron na gusto ko sa Livewire is ganito. Create tayo ng isang form. Like input. Input. And then gagawin natin para ma-call natin yung specific na value dito sa text na to is where model. Okay. Let's say ito ay name. Yan yung pangalan nung model na to. So, lagyan natin siya ng class na form control. And dito sa to do, ilipat natin dito yung value na manggagaling dito sa name papunta dun sa to do. So, ang gawin natin dito punta tayo din sa code natin, syempre. At gawin natin dyan ay name, and then dito public function, and then updated name. Once na nag-update yung name, ilagay lang natin yung prefix na updated, tapos yung variable na declare natin. Pero syempre, dapat naka camel case. So, ngayon, this to do dot and then to do equals this name. So, check natin. Refresh. And nothing happens. Ay, ba't wala? Up. Mali pala ako. This do updated. Yan yung sinasabi kong mali na naman ulit. Aw, na-overwrite siya nung render. Ayun. So, yun yung mali ko dun. Na-overwrite siya nung render. So, ang ginawa natin, automatically update ng name yung value ng to do. Kaya ito ngayon yung lumalabas. This is from to do. Ayan. So, yun yung basic part na meron sa Laravel Livewire. At isa yun sa magandang feature ng Laravel. Or ng Livewire, I mean. So, basically, yun na yun. At ang gagawin natin ay i-display lang natin. Let's say, baguhin natin to. Gawin natin siyang title. And then, yung name, gawin natin siyang description. Ito, ilalagay natin sa ating database later on. Balik tayo sa to do. At i-remove muna natin ito lahat. So, ngayon, punta tayo din sa ating terminal ulit. At create tayo ng migration or model. Make. So, yung model na gagawin natin to do dash m para mag-create siya ng migration. Balik tayo. And then, meron tayong to do model. Ayan. So, ipasok natin dito yung ilagay tayo ng guarded para hindi na tayo maglalagay ng fillables. And then, balik tayo dun sa ating to do sa ating migration. Migrate natin yung table string title. And then, table text description. Okay na yan. Yan lang naman yung kailangan natin. So, meron na siyang ID. Balik tayo din sa ating terminal. And then, PHP. Hold on. Create muna tayo ng database natin. Ayan. Punta tayo dun sa env. Since na-add na natin yung database, punta tayo rito. Lagyan natin yung ating database name is todo. And then, yung root is username, and then yung password is yung default na nilagay ko. Eto, mas maganda kung gawin natin siyang exacto dun sa
niralan natin. Pwede nyo gawin yan na mag-set kayo ng vhost para dito, para makapag-create kayo ng custom domain. So, ayun. Ready na to for migration. Ito na tayo dun sa ating terminal. And then, migrate. Ayan. So, na-migrate na natin yung users and then meron na rin siyang to do. Ayan. Balik tayo dun sa ating live wire. Huwag na nating pakialaman ito. Okay na rin ito, no? Ito, balik tayo rito. So, create tayo ng isang form. So, meron tayong setup, no? Punta tayo dun sa code natin. Ayan, dito sa ating browser, I mean. Refresh natin. So, wala masyadong itsura. I-group natin siya. Same dito. That form group. Placeholder. Ayan. Refresh. Ayan. Dito, since meron na sa live wire dun sa ating HTTP, medyo i-collapse natin lahat. App, HTTP, then live wire, then to do. Meron tayo na naka-public na title and then description. Take note, kapag ito hindi nakaset, ganito yung nangyayari. Magkakaroon siya ng error dito sa end dito. Kasi hindi nakaset yung public variables na tinatawag nito. Nito. Ayan. So ngayon, maglagay tayo dito ng submit wire. Submit that prevent equals save to do. So, punta siya dun sa function na yun, save to do. Ibig sabihin, gagawa tayo. Public save to do. And then dito, i-buy and dump natin yung title para makita natin yung itsura. So, basically, yun lang. Balik tayo dun sa browser. Let's say title. Ayun, undefined index title. Okay. So, bakit nag-undefined index title? Tama naman. Balik tayo. Ayun. So, let's say testing. Submit. Ayun. Lumalabas na yung data na sinasubmit natin. So, technically, meron tayong data to be submitted, papunta dun sa ating database. So, dito natin ikigrab yan. Gawa tayo ng rules. Protected. And then, rules. Ang rules natin ay yung title is required. Ganun din sa description. So, both are required. Tawagin natin dito, this validate. Okay na yan. Yun na yung kanyang data. And then, itawagin natin yung model. So, meron tayong to-do model. Models to-do. To-do. Okay. So, and then create. Then, this validate. Kasi yun laman naman nung array ng this validate ay name at title lang din. So yung nasa description na nasa database natin, name at title din ang kailangan. Pero pwede natin siyang tawagin na ganito. Title equals this title and then description this
description. Pwedeng ganyan. Pero sobrang haba siya, 'di ba? Mas madali ito na lang kasi gumagana rin naman ito. So wala na tayong gaanong gagawin na code regarding dito. Ang next step natin, i-check natin. Balik tayo dun sa ating browser. And then, let's say title. Title from to do. Ayan, submit. So, halos walang nangyari. Check natin yung database natin. Ayan, to do natin. Meron na siyang record. Without refreshing the page. So, andyan pa rin yung record. So, para at alisin natin yung data niya, pwede naman tayong gumawa ng isang function like form reset. Ayan. So, this title is equal to wala siyang laman and ganun din sa description. Ayan. Para tawagin natin dito yung this form reset. Ayan. So, every time na magsasubmit tayo ng record, mag-reset to. Ayan. Nawala yung record niya. Refresh. Nandito na yan. So, pwede naman nating i-implement na yung title is depende sa to-dos naka-unique siya. Ayan. So, balik tayo dun sa to-do natin. And then, gawa tayo ng simple ano lang. Alert. End error. So dito alert. Ay, hindi pala. Gawin natin itong okay. And lagyan din natin sa description para mas maganda. Balik tayo sa code. Refresh. Submit. Ayan. So, purely PHP siya. At kahit PHP yung ginagamit ng code, mag-reflect siya as JavaScript. So, ayan. Pag nag-submit tayo, lumalabas dito yung required field. Like, kayahin natin yung nasa database na. Title from to do. And then, description from to do. Pag nag-submit tayo, the title has already been taken. So, yun yung maganda. At, ugin natin with S. Ayun, wala na, wala tayong message na lumalabas. So, pwede natin i-set up ulit yun dito. Kaya maglagay dito ng another public variable like message. And then dito, sa save, kaya natin this message equals to do successfully saved. Ayan lang. And then, pagdating dito, mag-display lang tayo ng if is set message and is set and then message. Let's see. Test. Ayan, to do has been successfully saved. So, pwede nyo naman itong gawin na maglagay na lang kayo ng alert. Usually, pag alam nyo na yun. Ayan, save natin. Isa pa. Test me. Try me. And then, submit. Ayan, to do has been successfully saved. So, nasa database na siya mga ka-IT lahat. Ang gawin lang ulit natin, i-display lang natin yung specific na ina-upload natin dun sa ating database. Matabi sa welcome. At
gumawa tayo ng, tagay natin ito yung 4. Oh, hold on. I think, para ma-update natin, gawa tayo ng separate pala. Call, MD8, and then, another live wire dito, gawa tayo ng live wire ulit, isa pang component ulit, dalawang component siya. Ito yung list naman. Oh, to-do list. Ayan. Ibig sabihin, gagawa tayo ng live wire na to-do list. So, clear-late na rin ito. Medyo mabilis siya. PHP artisan make live wire to-do list. Ganito yung paggagawa ng meron siyang camel casing. Kasi, dun sa view ng live wire, magiging to-do dash list yan. Balik tayo dun sa code. Ayan, to-do dash list. So, dapat, ito yung ginawa natin dun sa welcome na to-do dash list. Okay. So, balik tayo dun sa to-do dash list. At dito, lagyan natin yung, syempre, lagyan natin yung table. Ayan. Meron tayo dito yung table head and tr and th na dalawa. Okay. So, meron tayong title and description. So, table body, meron tayong tr td na dalawa din. So, ilagay natin dito. Siyempre, i-loop natin siya. For each to-dos as to-do. And for each. So, wait lang. Then, dun sa to-do, tawagin natin yung kanyang array key na title and to-do na description. Yun. So, pagdating dun sa to-do list, punta tayo dun sa live wire mismo. At dito, tawagin natin yung, pwede tayong hindi mag-declare actually dun sa taas ng public variable. Pwede natin ilagay. For example, to-dos equals to-do list. Ay, ba puro live wire ito? Anyway, tama pala. To do. Ayan. So, kunin natin yung all. And then, tawagin natin siya as compact. As to do. Ayan. So, check natin. I guess, nagpag-setup na tayo ng to do's variable dun sa ating to do list. And mag-separate sila, no? Magka-separate sila na component ng live wire. Balik natin yung ating view. Refresh. Ayun. So, meron tayong itsura ngayon to. Medyo baguhin natin yung itsura. Dun sa to-do list, maglagay din tayo ng card. Para ganda sa tingnan. Refresh. Ayun. So, okay na yun. At eto, so meron tayong to-do, meron tayong title and then description. So pag nag-add tayo dito, example, another title, another description. Pag nag-save tayo, technically walang lumalabas dito, diba? Kasi separate na component ito. So ang gagawin natin dyan para, lalabas lang siya kapag na-refresh natin. So ang gagawin natin dyan para matawag natin yung magkabila or magka-separate na component, kagamit tayo ng tinatawag na listener. Dito sa documentation, punta kayo dun sa events. And then, ayan, nakalagay dyan. Pwede natin i-emit. Ayan, event listeners. Event listeners registered in the listeners property of your live work components. So, ito yung gagamitin natin. At let's do decoding. Ayan. Balik tayo dun sa ating to-do. Kasi dun tayo nagsisave, diba? Ayan. Sa to-do natin. I-close natin ito muna. Dito sa to-do na to, gagawa tayo ng i-emit natin yung particular na listener papunta dito sa to-do list. So, ibig sabihin, i-create tayo dito ng public and then listen. Ay, no pala. Ito ay private. And then, list
listener. Check natin yung ano pa, ano. Mali pala ako. Protected pala. Okay, listeners equals and then yung array. So, let's say get to do's. Yan yung tatawagin natin doon sa to do. So dito naman is get to do's. To do data, for example. So yung get to data, ang gagawin natin diyan, yan yung function. So public function. Hindi lumalabas. Public function get to do data. So ang laman nito ay ito. Refactor na lang ito ng konti. Get to the data. And then, i-return natin. Ayan. So, tawagin natin yung, eto kasi diba, yung to-do list, nandyan yung get to-dos. So, doon natin tatawagin sa to-do, yung variable na get to-dos para i-equate niya doon sa get to-do data. Ito yung tatawagin niya. Okay. So, dito, sa baba, tawagin natin this, and then, emit, and then yung key. So, get to do's. Yung get to do's na yan, nasa kabila. Ito yun. So, kung kahit nasa ang event listener yan, basta meron siyang key, yun yung tatawagin niya. At hahanapin niya yun dun sa library. So, let's try ulit. Refresh. Testing here. Another test here. Submit. Ayan. So, napansin nyo, hindi na nag-load yung page natin. At, nilo-load niya kung ano yung, o tinatawag niya yung specific na ini-emit niya itong to-dos na to from here, dito. Then, tatawagin niya yung get to-do data. Ilo-load niya yung itong data na to. Okay. Ipi-fill in niya yung mismong value na meron dun sa to-do. Ayan, ito. Kasi i-render niya ulit yun. Kaya, kung ano yung value na meron dito, yun din mag-represent dito syempre. Tapos, ilo-load niya lang din ulit dito sa ating list. So, another test. Another test. Submit. Ayan, nasa baba na siya. Pwede natin gawan yan ng edit and save. So, yung proseso is ganun lang din sa ibang part na gagawin. So, sa ngayon mga ka-IT, ay yan muna. At least nakita natin yung benefit na meron sa LiveWire. At makakapag-create tayo ng isang SPA na walang, syempre, walang gaanong controller. In fact, wala talagang controller to mga ka-IT. Kasi nga, LiveWire to LiveWire ang pinag-uusapan. So, wala pa dyan routes. Pwede rin gumawa naman ng routes gamit ang LiveWire. At lahat yun ay makikita nyo dito sa LiveWire documentation. So, sana nakatulong ako sa konting panahon. At sa susunod na mga video ay gawan natin to ng iba pang functionalities. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ingat tayo palagi.